Ang feng shui ay isang kasanayan o practice pagdating sa pagsasaayos ng mga pisikal na bagay sa ating paligid upang mapanatili ang maayos na daloy ng enerhiya. Ang mga prinsipyo ng feng shui sa simula pa noong sinaunang panahon, ito ay ang siyang pinagkakatiwalaan ng karamihan pagdating sa pagsasaayos ng bahay at kapaligiran. Ang lahat ng bagay sa ating mundo ay may enerhiya. Mula ito sa ating nararamdaman, nasasabi, naiisip hanggang sa pagkakaayos at pagkakatapat-tapat ng mga bagay-bagay ay may positibo o negatibong enerhiya. Malamang ka Laurel ay gusto nating mapanatili lamang ang positibong enerhiya o maayos na daloy ng good chi. Like, share, and subscribe kung nagustuhan mo ang video na ito. Ang iba pa nga ay gumagastos pa para i-feng shui ang kanilang mga negosyo. May napakaraming paniniwala para swertihin ang tindahan. Pero kung ikaw ay nagsisimula pa lamang sa pagkakaroon ng maliit na tindahan o negosyo, ang video na ito ang siyang makakatulong sa iyo. Kung iyong mapapansin pagkatapos ng video na ito, ang karamihan sa mga tindahan ay may feng shui pagdating sa pagsasaayos ng kanilang mga paninda at cash register. Ang maayos na feng shui sa area, espasyo o lugar ay nagdudulot ng positibong enerhiya at umaakit ng marami pang customer. Bukod pa diyan, ito ay nagtatalaga ng masayang environment para sa mga taong naglalagi dito. Upang magawa iyan sa iyong tindahan, narito ang mga dapat mong gawin. Una, huwag itatapat sa labasan o main entrance ang salamin. At kung ang tindahan mo ay may kalakihan, iwasan din ang pagtapat nito sa hagdan at comfort room. Ang salamin ay dapat na nakatapat sa kung saan nandoon ang cash register at mga paninda o merchandise nang sa gayon ay madoble ang benta. Pangalawa, iwasan ang magkakatapat na pintuan sa iyong tindahan, lalo na ang harap at likod na pintuan. Ito ay magdudulot ng problema sa pera. Pangatlo, ang iyong cash register o lagayan ng benta ay dapat na nakalihis o diagonal sa pasukan o main entrance ng customer. Ito ay ang tinatawag na commanding position. Sa posisyong ito ay matutulungan ka din na makita na maayos ang papalabas at papasok ng customer sa iyong tindahan. Pang-apat, sa pagpili ng lokasyon ng iyong tindahan o negosyo ay iwasan ang lokasyon kung saan ang tindahan ay maaaring maharangan ng malalaking poste, puno o natatapatan ng mga sharp edges o poison arrow na tinatawag. Ang tindahan, hindi din dapat ito nakapagitna sa dalawang malalaking building. Panglima, laging panatilihing maliwanag at maaliwalas ang harap ng tindahan, lalong-lalo na sa gabi. Pang-anim, ang pangalan ng iyong tindahan ay dapat na nakalagay sa taas ng tindahan, malinaw at magandang tingnan. Pang-pito, maglagay ng lucky cat sa tabi ng lagayan ng benta o dahon ng laurel dito. Maaari mong idikit ang laurel sa lagayan ng benta at sulatan ito ng 4 na peso sign. Ang pagsasagawa nito ay ang pag-akit ng benta sa lahat ng direksyon. Pang-8, pasiglahin ang iyong benta at kaha sa pamamagitan ng paglalagay din ng mga lucky Chinese coins na nakatali sa pulang ribbon. Pang-9, at ang pinakahuli, panatilihing malinis, mabango, at maayos o organize ang iyong tindahan. Dahil ang pangunahing turo naman talaga ng feng shui ay ang kaayusan. Bukod pa diyan, ka Laurel, narito pa ang ibang mga pamahiin at paniniwala para swertihin ang tindahan. Bumili alinman sa mga ito. Una, ang unang perang pumasok o unang benta sa tindahan ay ihaplos sa mga paninda upang umakit ka pa ng mas marami pang benta. Pangalawa, maging magiliw at palangiti sa customer o mamimili at iwasan ang sumimangot. Pangatlo, hanggat maaari,
iwasan ang magpautang sa gabi. Pang-apat, maglagay ng citrine sa tindahan. Ito ang pinakapopular na merchant stone o gemstone ng mga negosyante upang umakit ng benta. Panglima, ang aras ay swerte din sa lagayan ng benta. Ito yung mga barya na ginamit sa kasal. Pang-anim, ang puhunan sa tindahan, lalo na kung ito ay regalo, ito ay swerte. Pang-pito, alugin ang feng shui money tree na may maraming coins sa umaga sa loob ng iyong tindahan upang maiwasan ang sobrang pautang na hindi nababayaran. Pang-walo, maging mabait at matulungin sa mga taong higit na may kailangan nito kung may sobra-sobra. Pang-siyam, huwag magpautang o mangutang sa araw ng Miyerkules, Sabado at Linggo. Ito ay gawin lamang sa araw ng Huwebes at Biyernes. Ito ay nagmula sa vasto practice ng mga Bombay o taga-India na ayon sa kasaysayan ang siyang nagpasimula ng konsepto ng sari-sari store. Pang-siyam, magsabit ng asin sa harap ng tindahan. Palitan ito kada Biyernes. Pang-sampu, ang pagsipol sa loob ng tindahan ay malas. Ito ay nagtatawag ng masasamang espiritu. Pang-11, at ang pinakahuli sa mga ito, ang pagdadasal sa umpisa pa lamang ng araw ay dapat na gawin at ang siyang pinaka-importanting gawin sa pagninegosyo. Alalahanin sa poong may kapal pa din, nagmumula ang lahat ng pagpapala. Ang kasipagan at ang kabutihan sa ating kapwa ang siya pa rin na dapat ay manaig. Ang mga ito ay mga gabay lamang. This is Irv Fidel Rosario. Thank you for watching.